Magandang hapon, Pilipinas! Live tayo ngayon mula sa City of Love. Ito ang Saksi! Isang pangitain, isang komunidad, isang aspeto. Magandang hapon, Pilipinas! Ito si Marian Opinion. At ito naman si Kathleen Pulido, ang inyong anchor sa araw na ito. At para sa ulo ng mga balita. Kauna-una ang kaso ng Omicron variant sa Pilipinas na itala na ng DOA. Iloilo, umaarang ka sa pagbabakuna. Virtual Christmas party, bilang daan ng paghatid saya, idiniwang. Mga papaswerte at iwas malas sa bagong taon, labis na inaabangan ng karamihan. Mula sa balita, tinatayan na sa 10 ang kauna-unahang nagpositibo sa Omicron variant dito sa Pilipinas. Itong imported cases at 3 local cases sa 48 na taong nagpa-swab test na naitala ng DOH nitong 71. Ayon naman sa itinalaga ng World Health Organization, ang Omicron variant ay nakita na sa 38 na bansa. Nagbigay abiso naman ang Technical Advisory Group on Virus Evolution ng WHO ng Omicron variant ay may ilang mutations na maaaring makaapekto sa kung paano ito kumikilos, gaano ito kadali kumalat at ang kalubang sakit na dulot nito sa mga tao. Samantala, naitala na rin ang kauna-una ang kaso ng Omicron variant sa lungsod ng Iloilo nitong ikalima ng Enero. Nakapagtala ng panibagong datos ang Iloilo Provincial Health Office kung saan 70% ang nakapagbakuna ng first dose at 55% ang kompleto sa bakuna. Tinatayang sa 2,341 ang bilang ng mga pabiyanhons ang dumalo sa vaccination center itong ika-27 ng Disyembre upang magpabakuna. Nasa 67% pa lamang ang kumpirmadong tapos na sa first dose at naghihintay na lang para sa kanilang second dose. Pagkatapos naman ng 3 buwan, panibagong booster shot na naman para maging fully vaccinated. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang vaccination rollout ng Rural Health Unit upang maabot ang herd immunity protection upang maghihintay sa nasabing virus. Bilang pag-abot ng kaunting tulong sa mag-aaral ng Special Program in Journalism o SPJ, sa araw ng Kapaskuhan, kaunting salo-salo ang naganap via Google Meet. Sa pamamagitan ng virtual Christmas party ay nadama ng mga mag-aaral ng SPJ ang Pasko na isinagawa ng SPJ Council na kung saan ay nagdala saya sa lahat dahil sa iba't ibang ganap ang kanilang nasaksihan noong Disyembre 22, taong 2021. Bago umpisahan, ipinakilala ni Ginoong Chino Poyan, SPJ Coordinator, ang host at sponsor ng programa. Nagdala aliw rin sa mga taga-noon ang Christmas-inspired costume contest ng bawat baitang. Labis na kagalakan naman ng mga magulang at estudyante ng SPJ nang sinundan nito ng raffle at mga palaro na ibinyahagi ni Polian. At sa tulong ng council ay tagumpay na nalaman ng lahat ang mga makatatanggap ng Noche Buena. Ayon sa isang mag-aaral na nakatanggap ng Noche Buena, laking tulong sa kanila ang kaunting ayuda lalo na't may mailalagay sila sa kanilang mesa sa araw ng Kapaskuhan. Thank you, Iza! Huwag magpahuli sa kagiliw-giliw na balita, kasaksi. Huwag umalis at hintayin ang aming pagbabalik. Magandang araw, parang lalim yata ang inyong inisip. Magandang araw rin Ed. Oo, hindi ko kasi alam kung sinong iboboto sa darating na eleksyon. Alam mo ba, makikita ang tulungan sa iyong problema? Talaga? Paano? Pagpili ng dapat na iboboto, kailangan mong sarili mong nakalilang plataforma at dapat mong research ka ng background at buwan sa kadalas mong kukulay na salita. May inang din ang sarili mo na problema ng ating bansa kung ano ang solusyon sa mga salita ng ito. Ay, salamat. Salamat talaga, Ed. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Salamat na nalaman ko kung ano ang gagawin bago bumoto. Mag-iingat ka! Wala ka naman, Risa. At kami ay nagbabalik. Kayo ay nakikinig pa rin sa DYDI 93.5, Saksi! At sa pagpapatuloy ng ating balita. Upang swerte ang ating pagsalubong sa taong 2022, may mga pinaniniwala ang kulay na nagdadala ng swerte, kulay ng damit na dapat suotin at mga bagay na dapat gawin. Inisita, ibalita mo! Taon-taon, ihilan sa mga Pilipino ay nakasanay ng molekta ng mga bagay na pagpaswerte. Hindi lang sa buhay, kundi pati sa negosyo. Ayon ka Feng Shui expert na si Hans Kua, ang pagsusuot ng gawin sa Disyembre 31 hanggang sa una ng Enero ay nagpapaakit sa pera. Pinaniniwalaan din mula noon hanggang ngayon na ang pagsuot ng pagkadats ay makakapagdala ng swerte sa aspeto ng buhay. Kasali rin dito ang 12 bilog na putas, pagdidisplay ng tegre, pag-aayos ng tagos ng gripo at pagpuno ng lalagyan ng asin, bigas at asukal.
Ngunit bilib pa rin ni Kuwa na ang presyo ay gabay lamang at kamay pa rin ng tao ang tagumpay at ikakaganda ng buhay. At yan ang mga nagbabagang balitang hatid ng saksi. Laging tandaan na walang natutulog na balita. Isang pangitay. Isang komunidad. Isang aspeto. Magandang hapon at salamat sa pakikinig.